Ayan, magandang umaga po muli sa inyong mga kabayan. At si Super Mario Travels po ay meron po ulit isi-share sa inyo. Kasi kabayan, nung ako po ay sa sideline sa Manila nitong ng mga nakaraang buwan, marami ko pong nagagawa na troubleshooting na hindi ko po na-i-vlog. Kasi po, katulad ng nakakahiya sa customer nga kapag magbablog kapag magtatrabaho ka, ay hindi po maganda sa paningin ng customer. So, ikikwento ko lang po sa inyo mga kababayan, kasi ito po yung malaking tulong sa inyo, kasi ito po ay karanasan natin. Mahalaga pong malaman po ninyo ito, kasi napakahirap po ng trouble ng sasakyang Fortuner. Shout out po kay Sir Randy. Si Sir Randy po ang may-ari ng Fortuner. Siya po ay presidente ng isang club ng subdivision. Siya po ang presidente doon sa Malabon. Okay? Let's go mga kabayan. So, ayun na nga po mga kabayan. Ang issue po ng Fortuner na sasakyan po ni Sir Randy, yung president po ng subdivision sa Malabon. Shout out po kay Sir Randy. Noong nakarang araw po ay kinumusta ko yung Fortuner niya kung hindi na nag-check engine. So far, so good naman. Hindi na bumabalik yung check engine. Sana ay hindi na po bumalik. At sana, sabi po nga ni Sir Randy, sana hindi na kami magkita. Kasi ang sagot ko naman, sana po magkikita pa tayo, iba naman po ang gagawin. So, ang nangyari po sa kanyang Fortuner, 2KD engine po siya. So, may check engine po siya, pagkatapos low power siya ang issue. So, ang nangyari kabayan, ito'y totoong kwento, dinala po niya sa Banawi. Ang nangyari kabayan, pinaltan po nila ng solenoid actuator ng turbo. Ayan, pinaltan po nila ng solenoid actuator ng turbo. Tapos, ganun pa rin mga kabayan yung naging issue. So, check engine pa rin. Pakaraan ng dalawang araw, mag-check engine, pakatapos mamamatay po kabayan. So, napakarami na pong gumawang mekaniko, mga technician, sa kasamaang palad po ay hindi po nila nadali. So, mga kabayan, ang sabi ko po nga sa inyo kabayan, kapag sa when it comes to troubleshooting, ay huwag po tayo mag-jump conclusion. So, back to basic po tayo. Pag tayo po ay nag-jump conclusion agad sa troubleshooting, ang mangyayari, maliligaw po tayo. So, ang mangyayari niyan, baka ito ang papalitan, baka turbo, baka yan, baka yan, baka yan. So, lahat, ang dami na pong napalitan dun sa Fortuner na yon, sa tutulang mga kabayan. Shout out po ulit kay Sir Randy. Siya po ay president ng isang subdivision sa Malabon. Ayan, Fortuner 2KD. So, ano nangyari doon kabayan? Pinalta ng solenoid ng turbo. Ganun pa rin. So, aandar siya. After 15 minutes or 5 minutes, namamatay siya, stalling siya. So, nagpalit na po ng solenoid bago nagpalit na din po ng tawag doon ng suction control valve. Ganun pa rin po. At ang issue pa niyang kabayan ay low power at large leak. Large leak po ang code. Ang code po niya ay P0093. Yung po ang code niya. So, large leak. So, ibig sabihin sa fuel. So, ang dami ng pinalitan, hindi pa rin na naayos. So, ibig sabihin, wrong analysis sila. Ang pinagawa po nung may-ari, kabayan, dahil nakakaintindi din po siya, nagbabasa si sir, yung po ang mas maganda sa owner kapag nagbabasa, para meron po silang knowledge sa pagdating sa sasakyan. Ang ginawa po ni sir, dahil low power, pinababaan niya yung tanke, pinalis niya yung strainer. So, pakatapos, pinapalitan po ng fuel filter. Pakatapos, pinalinis po ang EGR. Tapos, ang nangyari, ganun pa rin po kabayan ang history. Low power pa rin at saka stalling. So, at saka pinalta nila ng injectors. Apat na injectors ang pinalit. So, ganun pa rin kabayan ang case. Namamatay pa rin at low power pa rin. Nagagamit niya kabayan. So, ang sabi nga ni sir, naawa ko sa kanya, pag magbabiyahe siya, nakakailang patay siya sa during driving.
Tapos ihintuin niya, i-start naman, pero mapatakbo, mamamatay pa rin. Yun po nga yung dinala sa Banawi, ang dami na pong pinalitan. So pinalitan na turbo actuator, solenoid. Pinalitan po ng apat na injectors, ayan. Tapos pinalitan po ng suction control valve. Pinalitan pa rin po ng fuel filter. Ganun pa rin po kabaya ng issue, low power at saka nag-check engine at saka stalling siya. So mabigat po kabayan yung trouble ng sasakyan. Hindi po basta-basta. So may isa pong kasama ko na narecommend ako sa kay Sir Randy. So yon mga kabayan, medyo ang nagastos si Sir Randy doon, kuninto sa akin, nasa 80,000 na. Kasi ang dami na pong pinalitan. Pinalitan din ng EGR yun eh. 80,000. Imagine kabayan, 80,000. Pakatapos yun sa mga labor pa. So it's a waste. Talagang kapag napunta po talaga kayo dun sa maling mekaniko, ay ang gagawin, palit niyan, baka sir ito, baka sir yan, baka sir yan, baka sir yan. Mahirap po yung ganun, baka yan, baka yan. So napakahirap na sitwasyon ng customer pa ganun. So hindi niya alam ang gagawin niya. So kabutihan palad naman, may nag-recommend sa akin. So pinuntahan ko. Madalit sabi kabayan, trinoubleshoot ko ng talagang masusing pag-check yung sasakyan kasi nakakahiya. Medyo mataas po ang single natin doon kasi troubleshooting po kabayan yun. Sakit nga po kabayan sa tulang, sumakit po yung ulo ko, sumakit yung bato ko talaga doon. So nandun yung scanner, may dala pa kaming laptop para doon sa files ng Toyota na yun. So ayan, ngayon ang nangyari kabayan, chinik namin lahat. So at ang isa pa kabayan, wala pong nakalagay na ganito, kaya naglo-low power siya. Wala pong nakalagay nito. Ayan. Wala pong nakalagay niyan. So hindi nakita nung gumawa. Mabuti na lang at ay may dala akong ganito sa sasakyan ko. At saka isang hose. So ang nangyari lang, merong nakalagay dun sa isang hose dun sa absolute manifold sensor dito. Ayan. Pero wala po to. Hindi po nila nakita. So ibig sabihin na nasolve yung low power, pero may dalawang trouble pa. Large leak at saka stalling at saka check engine, tatlo pa. So chinik mo namin lahat kabayan ng possible causes. Hindi po kami nag-jump. So inabot din po kami ng alas 5 ron. Ang nangyari kabayan sa aming analysis, alam niyo kabayan kung ano naging sira. Let's go. Ang naging sira kabayan nung aming nung sasakyan, napansin namin yung turbo timer hindi gumagana. Nakasiro siya. So dito naka-install yung turbo eh. Meron turbo timer dito sa parte rito, yung Fortuner. Ang nangyari kabayan, dinisable namin. So yun, hindi na po kabayan namatay hanggang ngayon. So sabi nga ito rin po ay moto ng isang vlogger na taga Laguna, sharing is caring. So kabayan, ito po ay magagamit ninyo sa pang-araw-araw na trabaho. Ito po ay personal experience sa Super Mario Travels. Yung turbo timer diyan kabayan, mali pala yung connection, kaya kinakatupon niya yung signal. So ang nangyari, namamatay siya. Kaya nagtitrigger po yun, pinapatay po niya every 15 minutes, paminsan ay 5 minutes, ganyan. Yun po ang nangyari kabayan. Binunod po namin doon sa mismong module ng turbo, ng turbo timer. So dinisable namin. So ang nangyari po kabayan, umukay naman siya. Hindi ko po kasi kabayan mabidyuhan. Hindi po ako makapag-vlog kapag ako po ay during repair. Hindi po ako makapag-vlog kasi nakakaya po sa customer. Nakabantay kasi sila. So ayun, maraming salamat po mga kabayan ulit sa inyong pagtitiwala. Sana lumaki pa ang channel. At don't forget to share and like and subscribe. And click on that notification bell para every time na mag-upload po tayo ng ganitong klaseng video sa mga susunod pang araw, ay ma-notify po kayo ng YouTube. Okay? Maraming salamat mga kabayan. Magandang umaga po muli. Bye-bye.